Magandang araw mga bata! Kamusta na kayo? Naritong muli tayo upang mag-aral ng ating bagong aralin. Ang paksang ating pag-aaralan sa araw na ito ay tungkol sa mga salitang naglalarawan o mas kilala sa tawag na panguri. Kung gusto mong matuto, simple lamang ang iyong gagawin. Panoorin mo lamang ng buo ang ating video. Tara at simulan na natin! Ang aralin natin ay Banghay Aralin sa Filipino. Ito ay tungkol sa salitang naglalarawan sa tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari. May male competency na natutukoy ang paglalarawan sa tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari. Bago tayo mag-upisa sa ating aralin, balikan muna natin ang nakaraan nating pinag-aralan. Panuto, ibigay ang ngalan ng sumusunod na larawan. Nasagot mo ba ng tama ang ating gawain? Kung oo, magaling mga bata! Subukin pa natin ang ating kaalaman. Subukan nating sagutin ang mga gawain. Isulat ang iyong sagot sa sagotang papel. Masdan ng mga larawan. Ano ang masasabi mo tungkol sa mga ito? Ano-anong mga bagay ang iyong napansin? Narito pa ang larawan. Pagmasdang mabuti. Tingnan ang larawan na nasa iyong mga screen. Ano ang masasabi mo tungkol rito? Narito pa ang larawan. Ganito rin ba ang iyong ina? Ano ang masasabi mo tungkol sa larawan? Nailarawan mo ba ng maayos ang mga picture na ipinakita ko? Kung oo, magaling mga bata! Paunlarin pa natin ang ating kaalaman. Bigyang pansin natin ang mga may salungguhit. Mga bata, makinig kayong mabuti sa pag-uusap ni Elaine at ni Faye. Elaine, nakita mo ba si Lovey? Siya ang bago nating kaklase. Maganda at maputi siya. Oo, Faye, nakita ko na siya. May makinis siyang balat. Makintab din ang kanyang mahabang buhok. Mga bata, ano-anong mga salitang may salungguhit ang inyong nabasa sa ating dialogo? Ang mga ito ay ang salitang bago, maganda, maputi, makinis, makintab, at mahaba. Gamitin mo nga ito sa iyong sariling pangusap. Matapos nating gamitin ang mga salitang may salungguhit sa pangungusap, tuklasin natin ang ating aralin sa araw na ito. Ang mga salitang may salungguhit sa ating dialogo ay mga tinatawag na salitang panlarawan. Ito ay mga salitang naglalarawan sa hitsura, hugis, laki, kulay, amoy at panlasa ng hayop, tao, bagay, lugar at maging pangyayari.
upang mas pagandahin ang paglalarawan sa ngalang inilalahan. Ang mga salitang panlarawan ay tinatawag ding panguri. Kadalasan itong ginagamit upang bigyang linaw ang isang pangalan at ilarawan ito. Magbigay ka nga ng halimbawa ng mga salitang naglararawan? Narito ang ilang halimbawa ng mga salitang naglalarawan. Halimbawa, itsura, maganda, makinis. Halimbawa naman ng laki, malaki, maliit, mataba. Halimbawa naman ng hugis, bilog, tatsulok, parihaba at iba pang hugis. Halimbawa naman ang kulay, pula, asul, berde. Sa timbang naman, mabigat, magaan. Sa amoy, halimbawa naman ay mabango, mabaho. Bigyang pansin natin ang mga pangungusap. Una, ang aking nanay ay maganda. Ang salitang naglalarawan ay ang salitang maganda. Inilalarawan niya ang pangalang nanay. Pangalawa, matamis ang mangga. Ang salitang naglalarawan rito ay ang salitang matamis. Inilalarawan niya ang lasa ng mangga. At pangatlo, pula ang damit niya. Ang salitang naglalarawan ay ang salitang pula. Ito ang naglalarawan sa kulay ng damit. Ang mga salitang may salungguhit ay halimbawa ng mga salitang naglalarawan. Narito pa ang ilang halimbawa. Ang alagang bibe ni tatay ay sampu. Ang salitang may salungguhit o naglalarawan ay ang salitang sampu na naglalarawan sa bilang ng bibe ni tatay. Pangalawa, mataba ang aking alagang aso. Ito ay salitang naglalarawan na tumutukoy sa aso. At pangatlo, mabango ang bulaklak sa hardin. Ang salitang mabango ay naglalarawan sa bulaklak. Sa araw-araw nating pamumuhay, gumagamit tayo ng mga salitang naglalarawan nang hindi natin nalalaman. Ngayon mga bata, natutunan nyo na ang salitang naglalarawan. Magbigay nga kayo ng sariling pangungusap nyo gamit ang salitang naglalarawan. Suriin natin ang ating natutunan. Panuto, piliin ang salitang bubuo sa pangungusap sa ibaba. Isulat ang iyong sagot sa iyong kwaderno. Unang pangungusap, nasasagot ni Bong ng blank ang mga tanong tungkol sa aralin. Pumili ng tamang sagot sa kulay dilaw na kahon. Pangalawang pangungusap, ang taong blank ay nakatatapos ng mga gawain. Pumili ng tamang sagot sa loob ng kulay dilaw na kahon. Ikatlong pangungusap, kung ikaw ay blank, marami kang matutulungan. Pumili ng tamang sagot sa kulay dilaw na kahon. Pang-apat na pangungusap, ang anak na nagsasabi ng po at opo ay blank. Pumili ng sagot sa kulay dilaw na kahon. At ang panglima, lalong minamahal ng magulang ang batang babaeng blank. Pumili ng tamang sagot sa kulay dilaw na kahon. Upang dagdagan pa ang ating kaalaman, isagawa natin ang ating natutunan. Ibigay ang wastong paglalarawan sa sumusunod na salita. Isulat ang titik lamang ng tamang sagot. Sa hanay A, number 1, kotse. 2, guro. 3, cake. 4, pasko. 5, bibe. At number 6, ang palaya. Para naman sa hanay B, A, mataba. B, masaya. C, matulin. D, mapait. E, masarap. At letter F, mapagmahal. Isulat ang titik ng tamang sagot sa iyong sagotang papel. Nasagot mo ba ng tama ang ating gawain? Kung oo, magaling mga bata! Pagyamanin pa
natin ang ating natutunan. Sagutin natin ang susunod na gawain. Narito ang panuto. Basahin ang mga pangungusap at bilugan ang wastong salitang naglalarawan. Kopyahin ito sa iyong sagutang papel. Number 1, Rosas. Ano ang wastong salitang naglalarawan? Mabango, bago, matulis. Number 2, Quintas. Ano ang salitang naglalarawan? Matamis, malambot, makinang. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Ang kasunod na bilang, palengke. Ano ang salitang naglalarawan sa palengke? Mataba, matao, tahimik. Ika-apat na bilang, bagong taon. Ano ang salitang naglalarawan? Mataas, mapula, maingay. At panghuling bilang, number 5, ano ang salitang naglalarawan sa salitang magsasaka? Matapang, masipag, magaan. Tama ba ang iyong mga sagot? Kung oo, magaling mga bata! Matapos tayong magsagot, isaisip natin ang mga aralin sa araw na ito. Ang salitang naglalarawan ay nagbibigay uri sa tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari. Maaari itong kulay, hugis, laki, bilang at katangian. Yan ang lagi niyong tatandaan mga bata. Hati natin at tayahin ang ating natutunan sa araw na ito. Narito ang panuto. Bigyang pansin ang salitang may salungguhit at sabihin kung ito ay kulay, bilang, laki, hugis o katangian. Isulat ang sagot sa patlang. Number 1. Ang baso ay nasa ibabaw ng parihabang mesa. Ang may salungguhit ay ang salitang parihaba. Ikalawang bilang, kami ay may alagang tatlong baka. Ang salitang may salungguhit ay ang salitang tatlo. Ikatlong bilang, ang mga pakwan ay mapupula. Ang salitang may salungguhit ay ang salitang mapula. Ikaapat na bilang, maliliit pa ang mga tanim kong talong. Ang salitang may salungguhit ay ang salitang maliliit. At panglima, masipag ang mga magsasaka. Ang may salungguhit ay masipag. Ngayon ay dumako naman tayo sa ikalawang gawain. Masdan ang larawan at hanapin sa hanay B ang salitang naglalarawan. Mula sa ating mga halimbawang pangungusap, kahunan o i-box natin ang mga salitang naglalarawan. Ang pangungusap, si Kiso ay mabait na bata. Kahunan ang salitang naglalarawan. Pangalawa, masaya kami tuwing Pasko. Ano ang salitang naglalarawan? Kahunan natin ito. Number 3, ang kamyas ay maasi. Kahunan ang salitang naglalarawan. 4. Kami ay tatlong magkakapatid. Ano ang salitang naglalarawan? Kahunan ito. At number 5, malayo ang Boracay. Ano ang salitang naglalarawan? Lagyan ito ng kahon. Upang lubos pa nating mapaunlad ang ating natutunan, narito pa ang karagdagang gawain. Panuto, masdan ang larawan
at sumulat ng salitang naglalarawan tungkol rito. Isulat ang iyong sagot sa iyong sagutang papel. Dito nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Maraming maraming salamat mga bata sa inyong pakikinig sa ating video lesson. Sana'y nakatulong kami na maragdagan pa ang inyong mga kaalaman. Para sa karagdagang mga detalye, video lessons at impormasyon, maaari niyong bisitahin ang aming Facebook page. Type lamang sa search ang video lessons by Teacher Ann Alfaro. Maaari nyo rin bisitahin at i-like at i-subscribe ang aming YouTube channel. Just type Teacher Ann Alfaro. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at i-hit ang notification bell para maging updated kayo sa mga latest videos na i-upload ko. Hanggang dito na lamang. Hanggang sa mga susunod nating aralin. Paalam!